bigay ng ating nagkapatok ng buong kapal sa pagliligaw natin ng 50 taon ng pagdalag ng diocese na ito ng San Pablo, isang kailan kung bakit tayo nagpipilgrimage ngayon, isang banal ng paglalakbay. Kaya kasama ko ng ating mga intention ay idalangin natin para sa lalong pagpapalalim ng ating pananampalataya kasama ng ating obispo, Benaventura Famarco, ang dati nating obispo, Leo M. Rona, at ang mga dati ng obispo na naman yun ay yumaona, hindi siya Pedro M. Bantigue, hindi siya Francisco San Diego, no? So, kaya dumaan kayo sa Diliba, no? Nakadaan doon sa Divinan, no? Yung ating ni San Diego, hindi ito nakalulong sapagkat hindi naman siya rito nagtapos, no? Ng kanyang pagkaunos po. So, ganun din po, no? Ang mga kaparihan sa mga kapatid natin na patuloy sa serbisyo, no? Sa mga kapatid ng mga pari na namatay na, no? Sa mga kapatid natin pari na umalis na sa pagkapari, no? Ipanalangin natin sila, no? At ang aking mga laiko, kasama na rin dito ay ang mga naliligaw na landas ng Pasigay ng July, ang intention ng Santo Papa ay para sa mga kapatid natin naiwalay ng landas. Yung mga kapatid natin sa mga kabilang simbahan, no? Hindi lang ngayon sumasapatid ang bahay, no? Yung hindi pa sumakabilang simbahan. At yung mga kapatid natin na nag-aarap na sapat na alaman para makamitila yung mga tanong mula sa buhay. Dulog natin. Kasama na rin ang ating mga intensyon sa ating pang-araw-araw na buhay. At upang maging karapat-dapat tayong gumanap, pagsisiya natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa mga kapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na wala akong nakakasama sa isip, sa lita, sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal ng Diyos ni Maria, sa lahat ng mga aking mga balay at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon at Diyos. Kawalan tayo ng mga kapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawalan mo kami. Kristo, kawalan mo kami. Panginoon, kawalan mo kami. Ang naming mga pangyarihan, kalugdan mong kami at pagbigyan na magaling na kalooban mong karagdagan upang sa mahalag naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami na malaking tumadalima sa iyong kausan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo.
mula sa itilim, nagpatuloy sila sa ilaw ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Sinabi ng Panginoon kay Moises, magsasalita ako sa inyo mula sa makapal na ulap na narinig ng mga tao upang sila'y maniwala sa inyo habang panahon. At sinabi ni Moises sa Panginoon ang pasyal ng mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga tao na humanda sa pagsamba sa akin ngayon at bukas. Kailangan laban nila ang kanilang mga kasuotan at humanda sa makalawa sapagkat ako, ang Panginoon, ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Kinaumagahan ng ikatlong araw, nagbubulong sa bundok at salasalabag ang kilay. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulam at narinig ang isang malakas na tunog ng tamburi. Lahat ng tao sa buong kampamento ay nanginis sa takot. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba ang Panginoon sa anyo ng apoy. Pumailan lang ang usok tulad ng usok ng isang pugon at ang mga tao pinagharian ng tao. Palakas ng palakas ang tunog ng tamburi. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng bundok. Ang Panginoon ay bumaba sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises. Ito ang salita ng Diyos. Purihin at ipagtakal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagtakal at kakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating ng ating pangalan. Nararapat purihin at ipagtakal magpakailanman. Lubhang karapat-dapat kang awitan at kakilaan magpakailanman. Purihin ang kagalanan ng Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakalulog sa malihal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at kakilaan magpakailanman. Purihin ang kagalanan ng Diyos magpakailanman. Mula sa iyong lulukan sa ibabaw ng mga terbi. Nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin ang ipagdalanan.
balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong parang lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po ninyo dinadaan sa talinatang ang inyong pagkasalita sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mali tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sabagal ang mayroon ay bibigyan pa at mananagala. Ngunit ang wala, kahit ang kakarunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng Dalinawa sa pagdating, tumitingin sila ngunit hindi nakakakita. At nakikinig, ngunit hindi nakarinig ni nakakuunawa. Natutupad na sa kanilang mula ng Isaias na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakuunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sabagat na namin mapuroon ang isip ng mga ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tayo. At ipinigit ang kanilang mga mata. Kung di kayo isip sana ay nakita ng kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tayo, nakakaunawa ang kanilang mga isip, at nagpalit loob sa akin. At pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sa bagalan na nakakita ng inyong mga mata at nakarinig ang inyong mga daya. Sinasabi ko sa inyo maraming propeta ang magbibig na tao na nagnanasang makakita ang inyong nakikita. Ngunit hindi ito nakita. At makarinig sa inyong narinig. Ngunit hindi ito nakakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. So, tayo po ay tunay na magpasalamat sa Diyos. At bahagi rin po sa mga ating mga mananampalataya sa ating mga ninuno. Kaya po namin may ganito tayo po rin ng simba na bahagi po ng ating kasaysayan na gawa po ng ating mga ninuno. Mga ninuno na nagpahayag ng kanilang pananampalataya. Bagamat po kalimitan ng ating mga simbahan sa parokya ng sa pikaya ng Banal na Pamilya ay medyo mga bata pa. Kanina, sinabi ni Brother ay 1500 tayo lang ay 1900. So, medyo mga pinakamatanda ako natin ay Holy Family, no? Holy Family. Kayo po yung 19? Ha? Ano po? 19 ano? 1980? Ha? 1936. No? So 1936 yung parokya na 138? Ay, parokya, hindi ko natin.
pinadaanan, Mister na hari, itanong pinapanong ko. Oh, bahagin mo, no? Kasi sa ating labo ay paglalakbay. Sa unang pagbasa, narinig natin yung paglalakbay ng mga Israelita. Mula sa Ehipto, mga pagbasa natin ngayong panahon na ito ay mula po tungkol pa rin sa paglalakbay ng mga Israelita mula sa Ehipto hanggang sa sila'y pagkarating sa lupang pangako. Kaya sila pinalaya ng Israel, makasampa sila. Kasi hindi sila makasampa eh. Nung sila yung nasa Ehipto, kasi bakit makalipin sila? Hindi sila makasampa. Restrain! Ay, ako po isa kapag tayo ay po isa kapag ang trabaho ay kasampahan. Pag sinabi na ako na hindi ka pwede umalis ng bahay, hindi pwede umalis ng bahay. Nagtatrabaho ka lang bilang kasampahan, habutin mo yung kasampahan, yung amo mo ay mabait na sasabihin siya magsimba ka. Mayroon naman mga amo na mabait magsimba ka. Mayroon amo na walang naniwan kasi magsisimba sila. Meron na mga amo na sila yung mama at lumas sa bahay ng sa hapon. Kaya lang po ay, ano yun? Kakulipin. Hindi lang po dito, alipin. Hindi sila makasama. Kaya sila pinalaya ng Diyos. Kaya sila pinalaya ng Diyos mula sa Israel para makasama sila. Kaya sila yung naglakbay na 40 taon ay para sila yung makarating sa lupang pangako at tunay na makasamba sila ng malaya. Pero sa ibang membro, pag ako hindi pa sila nakarating sa lupang pangako, ay pinaghanda na sila ng Panginoon, no? Na dilakamin po natin dito, no? Ito ay dinamin na Panginoon kay Moses, magdadaan sa simula sa mga pag-uulat ng maliit na mga pampas ay maniwala sa habang panahon. Sabihin mo sa mga tao na humanda sa pagsamba sa akin ngayon at bukas. Yun ang paanyayan ng buong ay kapag. So, kaya tayo po yung pagpasalaman ay sa pagkat tayo ay nakito para makasamba sa Diyos. Sa parote na ito, ay isa sa mga pinanamalaga na diocese bilang Jubilee Church kasama po ng mga simbahan na pagkukuha natin. Nais ko rin po itagdag, no? Kasi hindi niya kasama po sa meeting natin yung pepe. Kaya po, sana, pagkatapos ito, yung pwede kasi hindi kasama sa Jubilee Church. Pero, kasi noong 25, noong Martes, ay nag-guest ako. At sila yung nag-iwang ng 300 priests bilang parokya ni Santiago. Pero yung simbahan, yung parokya, ay mura rin 50 years na. No? Kaya lang yung unang parokya ay iba ang pangalan. No? Sa Duray kasi yun, yung martir, yung unang 100 years. No? Pwede pa naman pa rin ang pangalan ng parokya. Katulad mo yung bawa ng sa Kasanteno. Yung ito tayo sa Kasanteno. At namin ko, wala ba rin ito sa Kasanteno? Okay. Just for information. Yung Arnigayon Council ng Kisantay, pangalawang pangalan na yun. Ano? Talag nyo sa mga pangalan sa Kisantay na yun. Noong una, hindi yun ang pangalan na yun. Si Jerome Rata, yung una, ano? Hindi lang sure. Pero yun po, ano?
Pero yung Bible kasi, nag-iwan siya ng 300 years. At alam mo natin, every 50 years ay tinatawag na Jubilee Year. Kaya kung iyong mga parokya ay mag-iwan din ng 50 years, pwede rin kayo humingi na bilang Jubilee Church. Pero hindi malayo pa. So ang pakikita natin sa mga hindi lalo na yung iba pa mga parokya ay medyo matagal pa. Pero yun, sana po daan ang kanil natin ang paite sa pagliliwag nila ng kanilang 300 years. Kasi binigyan sila na binigyan po sila na kapahitutan kasi hindi tayo na kapahitutan sa Santo Papa, no? Katulad din po nito para magigalala na sino mang dadalaw nito ay magkakaroon na indolensya plenaria. So kaya po isasama natin ang faith faith total ng sigla ng tayo para makapansin tayo ng indolensya sa pagdalaw natin sa kanila Jubilee Year na yung taon nito. Yun po yung mula sa July 25, 2017 hanggang July 25, 2018. Ito po mga sumbangin natin pinatahak ay hanggang November na po, no? Ng taon nito. Pero bahagi ko ng ating pagkinilang na sa lahat ay makita natin. Kaya nga sa ating Yesus, mapapanag kayo. Mapapanag kayo. Bakit? Narinig ang inyong mga narinig. Nakita ninyo ang inyong mga narinig. Mapapanag kayo bakit? Gawa ng pagliligtas ng Diyos. Ito yung panahon ang usa sa pamakita ng aming Panginoon Jesus Kristo. Ay tayo ay hindi lang tayo para makasasa. Ngunit hindi natin makita yung kaganapan ng kaligtasan ng dulo ng ating pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus Kristo. Kaya po, sana po ay tulad ng pangkala nito, makita natin na rin yung pagpapala ay binigay sa atin ng Diyos sa dulo ng ating pananampalataya. Kasi pakinggan, kasi alam po natin, alam po talagang maging bukas tayo, maging bukas ng ating mga mata at ang ating mga tega. Sa mensahe ni Jesus, maraming bagay ang itutubo sa akin. Hindi lamang po tungkol sa mga bagay na sa atin ay pagkain ng ating utak. Hindi, ngunit maging bahagi rin ako sa tutulungan tayo na harapin ang mahamon ng kasalukuyang panahon. At lahat-lahat na po sa atin para tunay natin pakinabangan ng pagliligtas ng Diyos kasi nagbulot ni Jesus. At hindi lang po para sa atin. Hindi lang po para sa atin. Mayroon din ganito naman para sa iba. Sa pamamagitan po ng aming pamalaki, sa pamamagitan ng aming pagpapakasakit o sakripisyo, at sa pamamagitan po ng aming kawa-kawa ay bahagi na kung sa nalilin natin may pamalas na sa iba yung kaligtasan na dulot ng ating Panginoon Jesus Kristo, yung kaligayahan na dulot ng ating pananampalataya. At wala na iba kung ano, yung apostolado ng pananampalataya at yung kaligayahan ay yung kaligayahan sa pananampalataya.
kayo pag ay nagagala kapag kayo na nalangin, dapat kayo nagagala kapag kayo na nalangin. Nakikita niyo ba yung kagalakan? Sisihan ka ba yung kapag kayo nagkalasan? Kasi yun yung hamon ay pinabahagi ni Jesus ng pagliligtas niya. Tingnan niyo rin, ay tanong niyo ba? Pagkatapos yung magkasal, ano ba yung pakiramdam ko? Malungkot ba ako? Umasiya ba ako? Kaya yun yung paratang natunan sa tupama. Alam niyo, makita natin yung kagalakan ng banal ng Ebanghelyo, kasama din yung alin, yung kagalakan sa pagdarasa. Kagalakan sa pagdarasa. The joy of praying and the joy of prayer. Yung kagalakan ng panalangin ang kagalakan ng nananalangin. Kaya sana po ay tunay na maramdaman natin yung pagkakataon na ito na dulot ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi dulot na maging maliwanag sa atin yung panyayan na pinapahayag po ni Kapag. Bagaman po yung mahal na bilhin ng turupa, ay kung tawagin natin ito ang Lady of Sorrows. Ang Lady of Sorrows. Ako po ay inaudinahan sa kapistahan ng Our Lady of Sorrows. So yun po kasi yung mahal na bilhin ng turupa. Yung Dolorosa. Ang mahal na bilhin ng Dolorosa. Pero kung natin kalimutan na ang mahal na Mary Maria ay hindi na natin namimigay. Bahagi ng buhay. Bahagi ng buhay. Nasaan sa mga alimama na kasama tayo sa na sinasamahan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ugal na ipinamalik sa atin ang mahal na Diyos ng hapis. Pero alam natin, hindi sinabi na hapis, naging bahagi ng buhay ng Diyos. Pero bakit? Kasi alam niya, yung pagkabala na ipinagkaloob ng Diyos sa mga nananalig sa kanyang hukong na anak. Kaya, ano mang hapis sa nararanan natin? Sabi nga ulit sa Pablo, na lahat ng problema ng may mga kailangan ng pangibagay, kasi alam natin na may nakikitang kagalakan na naghihintay sa atin sa pili ng Diyos. No? Kaya, hindi na kaya na lang mga nagiging kailangan, so, wala mga mahapis, kasi alam niya bakit may nakailangan yun. Kasi, alam niya, yung kagalakan na dulot ng pagliligtas ng Diyos ay hindi sa hapis na dinaranas niya. Kaya naman, kung sabihin natin ang sabihin ay, wala yan sa kalilayahan ibinigay sa akin ng Diyos. Wala yan sa kalilayahan na dulot ng aming pananampalataya sa Diyos. Kaya po sa mga ay sabi ng marami yung hawa natin sa paglalakbay na ito, lalo sa panyaya ng makasamba ng alaya, ay huwag natin kalimutan namin na tayo pinagpaalaman ng Diyos. Pinagpaalaman tayo ng Diyos. At ang kanyang pagpapala ay ibig sa lahat namin. Sana, maramdaman namin kasi kaya kung pumisa yung tao sa mundo ito, hindi nila makailangan yung problema nila kasi bakit? Nakatutok sila sa problema.
Hindi kita pag-aralin. Ah, pinagtagumpayan na yan ni Jesus. Makuntindihan natin yung kakagalan ng mga problema nito na pinakita ka natin pagkakas. At yun rin, ibinibigay lamang gawa ng ito ay puro ng pananampalataya. Ito ay ibinigyan ka ng pinakailangan at pinakailangan mong bukas tayo palagi ang ating mga isip, ang ating mga mata, at ang ating mga tayangan sa tulong na ipinawalatik sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Kasama ang mahal na Birhen Maria. Maglaan tayo ng ilang panahon ng kataimikan. Bye.
nagpupuri kami sa mga mungkas yung katandaan ng Lord ay kamaming alay. Mula sa katasang ubas at buhay ng aming pagawa ang anak na ito para mainumin ng bibigay ng iyong Espiritu. Inyo ba niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi,
Taong gabi, inunahan ito at inuminto ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo ay uuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkabatawan ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Nakikita ninyo ang inyong